Tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka't magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon ito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? 'Ang nakatatanda po,' sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At masaya at mabiyayang araw ng Linggo. Dakilain natin ang Panginoon sa ating masigabong palakpakan. Obedience is not in words. Obedience is in our actions. And actions speak louder than words. Yan po ang mahalagang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong 26th Sunday in Ordinary Time. Siguro po napapansin ninyo ang mga bata sumasagot ng ganito kapag inuutusan. Kung minsan nga kahit hindi matanda, ganito po ang sagot. Halimbawa, pag sinabi mo, maglinis ka ng bahay, magluto ka nga, magtrabaho ka nga, anong sagot? Wait lang. Para bang ang sarap batukan. Parang hindi interesado sa gusto sa pinapagawa mo sa kanya. And wait lang can mean many things. Yung sagot daw po na wait lang, pwedeng ibig sabihin ay talagang wait lang. Hintay ka lang. Gagawin ko yan. Sikasuhin ko yan. Bigyan mo lang ako ng time and I will give attention to it. Pero sabi naman ng iba, hindi pong sagot na wait lang ay unveiled no. It means no din daw po yun. Talagang ayaw sumunod. Talagang may sakit sa bato. Batugan. Tamad. Ayos sumunod. And we can still think of many meanings for the reply, wait lang. But the Lord does not expect us to answer wait lang when He calls us. Pag tinawag po tayo ng Panginoon para magtrabaho sa kanyang ubasan, pag tinawag po tayo ng Panginoon sa pagbabagong buhay, hindi po pwedeng ang sagot ay wait lang. Bakit po? Because in the kingdom of God, there is urgency. The mission is always urgent at hindi po pwedeng ipagwalang bahala. Hindi pwedeng ipagpabukas. Pwede bang ipagpabukas ang pagbabagong loob? Pwede bang sabihin wait lang para sa pagtitino ng sarili? Pwede bang sabihin wait lang sa pagkatama ng pagkakamali? Pwede bang sabihin wait lang para sa pagbalik sa Panginoon? Hindi pwedeng wait lang. The Lord expects us to answer now. Nalaglag ang bulaklak ni Saint Teres. The Lord expects us to answer not wait lang, but now na. Mga kapatid, ang Panginoon lagi po nag-iimbita po sa atin. Lagi po siyang tumatawag po sa atin. And there are only two possible answers. Yes or no. Oo o hindi. And there's no middle ground. Hindi pwedeng yes 50%
at no 50%, it's either 100% yes or kaya naman ay 100% no. Sabi ng panganay na anak sa kanyang tatay, ayoko po, pero sumunod din naman siya. Nagbago kasi ang kanyang isip. Nagbago ang kanyang kalooban. Siguro po yung mga nagsasabi ng ayoko po, pero sumusunod din sa Panginoon sa bandang huli, yun po yung mga tao na hindi pa ganun kabuo ang loob. Para bang meron pang mga reservations at mga doubts to be addressed and to be resolved. And sometimes we experience that. We reach that point in our life, we would like to say yes, but we are not yet ready. And so we say to the Lord, no. But it does not mean we don't like. Hindi ibig sabihin ayaw natin. Baka naman kasi binubuo pa natin ang ating sarili. Gusto natin kasi pang nagsabi tayo ng yes, talagang yes yon at galing yon sa ating puso at hindi lang bukang bibig natin yung pagkasabi ng yes, Lord. Yung mga nagsasabi po ng yes, agad, yung pangalawang anak na nagsabi ng yes, agad, hindi naman sumunod. Ito po yung mga sumusunod na yes ng yes, kaagad-agad, pero ningas kugon. Sa simula, malagablab. Sa simula, maapoy. Sa simula, ganado. Sa simula ay masiglang-masigla. But after some time, because of conflicts, because of problems, challenges, and difficulties, yung lagablab, biglang, nawala. Mga ningas kugon. Pwede rin po sila yung mga paasa. Oo nang oo, pero kunyari lang yon. Sa lingwahe ng mga bata, sila yung mga nang go-ghost. Biglang andyan, biglang wala. Walang pasabi, walang paalam, walang paliwanag, bigla na lang, wala. Huwag niyong gagawin yun, ha? Sakit kaya nun. Magpaliwanag, magsabi, magpaalam. Yan po nauuso po ngayon sa mga tao. Akala po nila ay okay po yun. And they are normalizing it. Huwag nang magpaalam, huwag na magsabi, bigla ka nalang mawala, hayaan mo siyang mamatay at kagatin niya ang kanyang siko sa kanyang galit at inis. Please don't do it. It hurts. May mga tao pong ganun. Di wari magsabi kung ayaw o ayaw, kung gusto o gusto. The Lord expects us to say no, kung no talaga. But after some time, that no, because we have prayed over it, it will also become a big yes. Sometimes if we say yes, we mean yes. Sabihin po talaga nating yes yon. Sa Diyos man yon o sa tao man yon, sabihin po nating totoong yes po yon. Sa mga nagmamahalan kuno, sa mga nagmamahalan kunyari, huwag na kayong magkunwari. Kasi pa nagkunwari kayo, hindi rin po kayo sasaya. Magsasakitan lang kayo ng loob. Wawarakin nyo lang ang puso ng bawat isa. Susugatan nyo lang ang kalooban ng bawat isa. Kaya simula pa lang, sabihin nyo na. Amen. Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Nang walang sakitan. Ba? Maraming hugot, ano? Hindi po humuhugot. Kasi ganyan na ngayon ang kalakaran. And many people are normalizing it. And that also happens in our relationship with the Lord. Mga kapatid, lagi po tayong iniimbitahan ng Panginoon na magtrabaho sa kanyang ubasan. Lagi po tayong iniimbitahan ng Panginoon sa pagbabagong buhay. Lagi po tayong iniimbitahan ng Panginoon sa pagkatama ng ating sarili. Lagi tayong iniimbitahan ng Panginoon sa pagmamahal, sa pagpapatawad, sa pagbabahagi, at sa pagisilbi sa kapwa. Ano pong sagot natin? Sana pong sagot natin, hindi, wait lang. Sana ang sagot natin, it's either yes or no. And if we say yes, we mean yes. Totoong yes. Totoong oo. Sa Diyos man po yon, sa mga kaibigan natin, o sa mga tao na pinapahalagahan natin, sa mga taong nagmamahal sa atin at nagpapahalaga sa atin, when we say yes, it is a real yes, a big yes, a 100% yes. At kung sinabi naman po natin initially, no,
Sa akin po kasi okay lang po yun eh. Sa simula, no? Kasi baka nag-iisip ka pang mabuti. Kasi baka tinitimbang mo pang mabuti. Kasi baka pinag-aaralan mo pang mabuti. Nang sa gayon, kapag nagsabi ka ng yes, totoong-totoo na po yun. Talagang-talaga na yun. At walang bawian. Obedience is not in our words. Obedience is in our actions. And our actions speak louder than words.